nagpe-prepare tayo ng igagrap na materials. Pipiliin natin yung orientation niya kung saan yung front side. Ito yung napili kong front side. Hanapin din natin yung pinaka dominant na branch. So ito yung pinaka dominant at napili, nasa gitna siya. Ito. So siya yung pinaka mataas, gabi na. Ang mga tools natin, meron tayo maliit na lagari. Meron tayo pang pagtanggal ng mga buko-buko. Meron tayong cutter. Meron tayong scissor. Alright. Ngayon, para makita natin yung vista, alisin natin muna yung mga ganito. I-clear muna natin siya para makakita natin. Sa pag-graph naman, kailangan malinis. Walang kagaw sa nutrient yung igagraph natin sa iyo. So, dapat i-imagine ninyo magkakaroon ka ng triangle. Parang puno, kaya magkakaroon siya ng magandang canopy. So, triangle ang the best known. So, yung pinakamataas, yun ang magiging pinakatuktok ng canopy. Pagdating na yan. So, para sigurado tayo na press yung mga puputulin natin, meron naman siyang palatandaan na press kasi tinubuan siya ng mga sanga. So puputulin natin dito, puro top graph ang gagawin natin. Magputol tayo rito. Itong puputulin ko pwedeng itanim. Kaya lang wala tayong lana kong space. Okay, so very fresh. Pakita mo yung tuktok. Very fresh siya. So, malaki ang chance na mabuhay lahat ng igagrap natin. Okay. Then, yung counterpart nito, ipantay na lang natin. Okay. Left, right. Ipantay na natin siya. Ayan, press na press din. Ito medyo itaas natin yung susunod na kasi nasa likod siya. Kung nakadito ka sa harap, hindi mo makikita kung lilitan. So, itataas natin ng konti ito sa rito. Siguro dito pwede na. Okay. Titingnan nyo kung mayroong mga bukong ganito sa ilalim mo, sa ilalim doon putulin. Uy. Gigil eh. Kaya tumatalon. Okay. And ito, dito na lang. Dito na lang siya. Puputulin natin. Ibababa pa natin. Kasi gawa nung may tumubo rito, baka tumubo ulit. Kayong manghihinayang sa RS, na siya para ikagaganda naman ang RS nyo, ang resulta. Ito yung hindi maganda. Kasi pagka nag-grab kayo dito, and then dito, may lumabas, mapapagkamalan nyo siya na yung sayo na iginrap nyo. Pero hindi pala yon. Ang lalabas dito, yung original niyang sprouts. So, foul yon. Kaya, puputpurin natin yan. Ito ang ipuputpud natin pagkaano. Ayan. Para hindi na siya taguan. Okay.
And then, ito, pwede nyong alisin yung mga tinik para hindi kayo matinik kasi ma-allergy kayo sa sugat, sa Bougainvillea. So, ito, pinakamataas na. Nakasa na natin. Ayan, may tinik dito sa likod. Pakita mo. Dito. May tinik dyan sa likod. So, pagka hinawakan nyo, hindi nyo na ano, masusugatan kayo. Sa ilalim ng tinik, tayo magpuputol. Layuan ng konti yung tinik. Ayan. Ito, yung limang branch, 5 branches, may ano na siya, may hugis na siya. Then, punta tayo sa back. Itong back kasi, may different siya na, pakita mo yung different siya rito. Ito, may different siya rito. Siguro, gawa nung pagputol nung may-ari, or dahil sa malakas ang hangin, nabakli siya, sumama yung kalahati ng bark. So, para safe, ito muna gagamitin natin. Itong branch na ito. Okay. And, ito, itong branch na ito, ikita nyo, nasa loob. Nasa loob siya. So, papatayin na natin siya, hindi natin siya patutuloyan. Diyan siya ginagamit. Itong tools na ito, pang dukot ano yan, ang patay na ng usal siya tutuyo. So pwede rin siguro natin itong gamitin top prop, kaya lang baka tingo na ilip natin yan. Then ito pwede na lang noon. Bababa masyado, mas mataas siya. So saka natin isipin, alisin muna natin yun. So baka ito na lang ang gamitin natin, yung mga bagong stem niya para sa likod. Dapat ito maputol dito saka doon saka doon. So matitira kayo. Okay, pwede na. Stop na. So yan, ready na siya. Possibly mag-decide ako later on kung puputulin ko rito. Putulin ko yan. And then puputulin ko rito. And ito, baka putulin ko pinaka mas mababa. Or dito. Okay. Pwede ang decision lang siguro. Putulan ko ng mas mababa. Ayan, kalahati lang siya, oh.
Mahihirapan tayo mag-vacuum nito paglalagay ng plastic. Pero magagawa natin ang paraan. Tapos ito, putol dito. Gaganda niya, press na press lahat ng branch. Isang pera lang doon sa isa. Ito, putol ulit. Ito, putol ulit. Napansin nyo ang putol ko, pantay halos. Kasi itatap wrap natin. Pero kung magpuputo lang kayo, hindi nyo itatap wrap, dapat paalis lang. Ito mas mataas ito dito. Pinagpawisan na tayo ngayong umaga. I-prepare natin yung mga sayon. Minili tayo yung maliliit na dahon at masipag mong mulaklak ang ilalagay natin dito. Okay, gandang RS. Sige, bye-bye. Next video, mag-comment, share, mag-like, mag-subscribe. Maraming salamat. Bye.